Bakit hindi sila nakaranas ng kamatayang pisikal? Ano ang dahilan kung bakit sila kinuha ng Diyos? Ayon sa Biblia, lahat tayo ay makakaranas ng kamatayang pisikal pagdating ng itinakdang araw. Ito ay isang bagay na hindi natin matatakasan. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. Subalit alam mo ba na mayroong dalawang lalaki sa Biblia ang hindi nakaranas ng kamatayang pisikal dahil kinuha sila ng Diyos? Sila ay sina Enoch at Elias. Pero bakit nga ba kinuha sila ng Diyos at bakit hindi sila nakaranas ng kamatayan? Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Unahin natin si Enoch. Sa mga nakakaalam ng Biblia, alam nyo na si Enoch ay lolo sa tuhod ni Noe at anak niya ang lalaking pinakamatagal na buhay sa ibabaw ng lupa na si Matusalem. At narito ang sinasabi ng Biblia kung paano siya kinuha ng Diyos. Sa Genesis chapter 5 verse 24, at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos, pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Maaaring iba ang interpretasyon ng ilan sa bersikulong ito. Maaaring may magsabi na pwedeng namatay siya kaya siya nawala, hindi dahil kinuha siya ng Diyos. Or pwede namang kinuha siya ng Diyos matapos niyang mamatay. Subalit sa bagong tipan ay may pahayag din patungkol dito. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. So posible bang dahil sa matuwid na pamumuhay ni Enoch at dahil naging kalugod-lugod siya sa mata ng Diyos, kaya siya kinuha nito? Maaari, pero hindi natin pwedeng sabihin ganoon nga. Dahil maraming halimbawa sa Biblia na namuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Tulad ni Noe, Abraham, Moises, Job, Daniel, na namuhay ng matuwid sa mata ng Diyos, subalit nakaranas pa rin sila ng kamatayang pisikal. Isa pang magandang halimbawa ay si Haring David na ganito mismo ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Siya ay handang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. Sila ang mga halimbawa sa Biblia ng mga taong namuhay ng matuwid sa mata ng Diyos, subalit nakaranas pa rin ng kamatayang pisikal, hindi katulad ni Enoch. Ikalawang lalaki na hindi nakaranas ng kamatayang pisikal ay si Elias. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. So malinaw na si Elias ay hindi nakaranas ng kamatayang pisikal dahil kinuha siya ng Diyos sa pamamagitan ng ipo-ipo. Subalit hindi natin mababasa kung ano ang dahilan ng Diyos kung bakit niya ginawa iyon. Ang alam lang natin na sinasabi ng Biblia ay pinalitan ni Eliseo si Elias bilang propeta ng Diyos. At siya ay isa sa pinakamapangyarihang propeta ng Diyos sa lumang tipan dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa kanya. Ito ay dahil sa kabila na ang buong Israel ay tumalikod na sa Diyos, siya ay nanatiling tapat sa Diyos. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito ay dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos pumasok ka sa lungsod, buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Ito ay katunayan na si Elias ay namuhay ng matuwid at kalugod-lugod at tapat sa Diyos sa kabila na ang buong lahi ng Israel ay tumalikod na sa Diyos.
So tulad kaya ni Enoch ay kinuha din ng Diyos si Elias dahil sa kanyang katapatan ng paglilingkod sa Diyos? Maaari, pero gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi natin pwedeng sabihin na ganoon nga dahil hindi natin pwedeng pangunahan ang Diyos o ang Biblia na salita ng Diyos. Dahil walang direktang sinasabi ang Biblia na ito nga ang dahilan kung bakit iyon ginawa ng Diyos. Subalit may mga nagsasabi na posible umano na sina Enoch at Elias ay ang dalawang saksi na mababasa natin sa aklat ng pahayag tungkol sa end times. Ipadadala ko ang dalawa kong saksi na nakagamit ng sako at sa loob ng 1,260 na pang araw ay ipahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong para ay mamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. So posible nga bang sila ang dalawang saksi na ito na tinutukoy ng Diyos? Well, tahimik ang Biblia tungkol dito. Kaya sabi ko nga kanina, hindi natin pwedeng pangunahan ang salita ng Diyos. Kung ano man ang dahilan ng Diyos kung bakit niya kinuha sina Enoch at Elias, ay makakasigurado tayo na maganda ang dahilan ng Diyos. At marami pang misteryo sa Biblia na hindi natin masigurado ang kahulugan. Maaaring hindi natin ito malaman sa ngayon, pero darating ang panahon na magiging malinaw sa atin ang lahat kapag tayo ay nasa piling na ng ating Panginoong Jesus. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin, ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. Ang Biblia ang katotohanan mula sa Diyos na ating mapapagkatiwalaan. Ang buong mensahe nito ay sapat upang tayo ay magtagumpay sa ating pananampalataya. Subalit hindi nito ipinapaliwanag ang lahat ng bagay sa buong kalawakan. Dahil kung gagawin ito ng Diyos, ay hindi sapat ang laki ng mundo upang paglagyan ito ng lahat ng libro tungkol sa lahat ng bagay. Ultimo ang mga bagay na ginawa ng Panginoong Jesus ay hindi umano magkakasya sa buong mundo kung ito ay isusulat lahat sa libro, ayon kay Apostol Juan. Marami pang mga bagay ang ginawa ni Jesus kung isusulat ng lahat ng ito. Palagay ko ay hindi magkakasya sa buong mundo ang lahat ng aklat na may isusulat. Ang pinakamahalaga ay lahat ng kailangan nating maunawaan sa Biblia patungkol sa ating kaligtasan ay malinaw na ipinahayag sa atin ng Diyos. Na ultimo nga mga bata ay mauunawaan ito. Lahat ng bagay patungkol sa kaligtasan at kung paano tayo mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay malinaw sa Biblia. Totoong maraming bagay na nabanggit sa Biblia na tunay nga na nakakaintrigang malaman at maunawaan. Subalit kulang ang ating kaalaman, pero ito ay ating mauunawaan lahat pagdating ng araw nasa sa piling na tayo ng Panginoong Jesus. Sa ngayon ay kailangan nating tanggapin na hindi talaga natin mauunawaan ang lahat sa ngayon. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Minsan ay kailangan lang natin ibaba ang ating sarili at pagkatiwala sa Diyos ang lahat. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. May mga bagay sa Biblia na mahirap maunawaan, subalit sa paglipas ng panahon, habang lumalago ang ating kaalaman at pananampalataya ay ipapahayag ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagpalain po kayo ng Panginoon.